serving. Knockout wins it. 65 years. The drought. Back to cream line. Eliza. All put away from Nina Wong. Shortest set ng reinforced conference nangyari sa sagupaan ng Petrogas Angels kontra Akari Power Chargers 25-13, 25-14 at 25-20. Vander Wide at Priscilla Rivera nagkainitan. Angels galit na galit tinapos agad ang Akari. Pero bago natin yan pag-usapan mga ka-latest, please huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka dito sa latest volleyball action. Wala ngang sinayang na oras ang Petrogas Angels at agad na tinapos ang laro in just 1 hour and 16 minutes. Tila ba galit na galit ang Angels na bumawi sa pagkatalo nila against Creamline in 4 sets at di na hinayaang makaposte pa ang Power Chargers. Lindsay Vander Wide lifted the Angels to 2-1 record with 21 points of 18 attacks while registering 3 blocks for receptions. First set pa lamang 7-0 run na agad ang pinalasap ng Petrogas, kaya naman early timeout agad ang tinawag ni Coach De Brito. Nakulangan nga ang mga bata ni Coach sa floor defense kaya lumobo ang kalamangan ng Angels dahil sa dimabaasang mga killer spikes ni Nasabete Phillips, bukod pa dyan ang kay Vander Wide. Nasarado ang set sa score na 25-13. Sa second set ay ganun pa rin ang naging problema ng Akari dahil sa explosive attacks ni Vander Wide ay hirap depensahan ng koponan ni Rivera ang mga palo nito, kaya naman nasungkit nila ang second set sa score na 25-14. Sa pagpasok ng third set ay tila ba nabuhayan ang Akari sapagkat nauna pa silang lumamang dahil yan sa puntos ni Rivera maging ang ambag ng bagong pasok na si Joe Maraginot, pero naputol ang sparks ng Akari after second technical timeout. Sadyang naging smooth na ang galawan ng Angels, kaya naman wala nang nagawa ang habol ng Akari. Main highlight ng laro ang tila ba pagkakainitan ni Vander Wide at Rivera sa second set. Isang malakas na atake ang binigay ni Lindsay na tumama nga sa ulo ng isang Akari player, pero binawian naman agad ni Rivera ang nasaktan na kakampi at nagpakawala ng napakalakas na spike na tumama sa ulo ni Vander Wide. At may konting stare down pang naganap. Sunod na kakaharapin ng Petrogas ang F2 Logistics habang makakalaban naman ng Akari ang Creamline Cool Smashers sa October 27. So that's it mga ka-latest, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more hottest, intense and latest volleyball action. Thank you sa suporta, keep safe and see you on my next videos.